Okay, so that's the vlog for today. Nothing else left to do but to... Sa kasalukuyan, hindi pa dito tapos ang vlog. Simula pa lang tayo. Sa kasalukuyan, what's up? At welcome sa panibagong vlog. Ako nga pala si Marco Mars, kung bago ako sa channel ko. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yeah. Okay, so today's gonna be another epic vlogging day. To make this intro quick, expose natin ang kwarto ni John Santana. Kasi doon tayo ngayon tatambay. At syempre, may share ako sa inyo ngayon, guys, na napaka-importante pagdating sa pag-vlog. Kasi last time, di ba, dumating tayo sa conclusion about sa pag-daily vlog, tsaka about sa pag-vlog. Let's just say it's a vlog about how to start your vlog. That was the previous vlog. Now, today, tuturuan namin kayo ng onting ways. Hindi naman kami magaling, ah, personally. Hindi ako magaling. Pero, gusto ko i-share sa inyo kung paano ako nagbibirol. Or how I do my montage. To start things off, pumunta muna tayo kala dyan. Yeah, let's go. Thank you, bro. Damn! Okay! So, dito na tayo sa BF. At naunahan pa rin ako ni John sa SB. Kasi sa SB daw kami magkikita. Let's go. Go vlog ka na? Ha? Go vlog ka na? Oo, ako ba? Excited na ako eh. Naka-endy ka na ba? Naka-endy na ako. Tingnan, madidilim ka. Yeah. Oh. Madilim na ako, bro. Nanayin libago ako. Bakit? Sa endy. Compared kasi ang sa... Ang laki ng mic ko. Ito ko, di ba? Teka, nagre-record pa rin ba yan? Oo, oh, wait lang. Guys, iniwan ni Marco yung camera niya dito. So, subscribe kayo sa channel ko, John Santana. 611 subscribers na ako. Gawin natin 700. Tol! Namiss kita, Tol! Ipong nga pala. Kasi yung ipong. Yeah. Nari, kamusta? Ganun pa rin. Nakita ko yung, ano mo, yung gula fanatics mo, Tol. At tawang-tawa ako dun. The best ka dun, Tol. Nag-tripan ako ng tropa mo, bre. Galing pa ako sa kainan. Oh, kumain ka pa pala eh. Siyempre, parang din ako ng chef. May napapansin ka pa to? Ganda naman niya. Hindi, napansin mo yung lot ko. Ayos nga eh. Napansin mo yung lot ko, Ton. Oh boy, daily grind ko yan ah. Ganda ah. Ba? Ah, hindi. Okay, para sa... Nakita mo yung napansin yung lot ko? Angas, diba ako? Oo nga. Tapos hindi na download, no? Bang! Gamitin kayo yung lot mo. Nasa hilig ako. Yung isa hindi ko pa na-download. Mamaya, i-send ko siya. Sige. Isang folder na. Ang ganda na yung tambahin. Mga tambahin. Okay, so... Nabuna yung squad. Yes, as usual. Pagkatapos ng matagal na paghintay kay Nut, hindi natin i-pursue yung topic for the day's, you know, for today's vlog is how to shoot B-roll. Yeah. Whether phone ang gamit mo o DSLR, bibigyan ko lang ng tatlong tips na dapat yung tandaan sa pag-shoot ng B-roll. Dito ko lang pa ng ano, GoPro. Ay, hindi ko lang alam kung lakad. Pero sa ngayon, papunta tayo sa crib ni John. Okay. Yep. At siguro dito ko lang ibibigay yung first tip. The first tip ko is... Hindi mahalaga kung phone o DSLR. Which is napag-usapan na natin yan nung last vlog. Nakasama rin kami. Nakasama rin sila. So yun nga, hindi mahalaga kung gamit mo is phone o DSLR. Kasi pareho lang yung quality na maka-achieve mo dun. Unless na lang siguro kung trip mo mag-slow-mo or trip mong gumamit ng super slow-mo. Tama ba? Super slow-mo? Actually, sa phone pwede ka rin mag-slow-mo eh. Kung 60 frames. Oo. Two things lang yung kailangan nyo isipin. Kung gusto nyo gumawa ng montage, it's either gusto mo may slow-mo doon ka sa 60 frames. Kung gusto mo na walang slow-mo at regular na parang quick na malaki sinayistat lang na sequence, 30 frames ka lang. Or 24. Kung naka-DSLR ka. Meron din 24 yata sa... Sa phone, common kasi sa phone, 30 frames. 30 lang ba? 30 frames. So yun yung first tip.
But for now, punta muna tayo sa crib ni John. At ito yung isang example ng mabilis na sequence na parang Casey Neistat lang. Hindi nagpapatay ng aircon, boy. Oo, tol. Hindi uso. Ito yung collection na to. Uy, may lightsaber ka? Pwede ko matry? Pwede ko matry yung lightsaber mo? Oh, snap! Para akong nasa Toy Kingdom ngayon. Sa mga nangyayari. Oh, snap! Oh, di ba? Tama na, mag-room tour na ako. Sige na, room tour. Napaka-ikling room tour. Siguro yung tip number 2, kukunin natin sa tropa nating vlogger na napakalupit. Tol! Wait lang ha. Bago magbigay ng ano dyan sa vlog mo, meron akong hindi maintindihan. Bakit dalawa yung PS4 dito? Ang tinde, di ba? Hindi, eto yan ha. Yung nasa babang PS4, niluluwa na yung CD. So yun nasa taas, regalo sa akin yun ng girlfriend ko. Para sa anniversary namin. Sinurprise niya ako. Hindi ko nga maintindihan. B, kung napapanood mo itong vlog ni Marco, thank you ulit. Ako nga pala, shoutout sa girlfriend ni Jan. Shoutout sa'yo kasi alam ko pinanood mo yung Mia Khalifa reaction video ko. Hindi na ako ulit sa ganung content. O nga no, bakit nga naman... Dalawa yung PS4 mo. Ang tinde, di ba? Pero nawawala ko sa topic na to. Ayo nga pala, di ba? Yung tip number 2 ko, paano ba gumalaw kapag hawak mo yung DSLR at habang nagmo-montage? Sa akin mo talaga tinanong yan. Oo, tol, sa'yo ko tatanong. Ganda yan. Sample na galaw. Bawa, yung sample mo na galaw, yung iikot tayo sa isang object. Kasi di ba highlight natin isang object, magmo-montage ka. Ang focus mo ay isang object. Kung magpakitaan tayo ngayon ni Nut, kung paano ba kumuha ng B-roll si Nut sa isang object. Yes. Teres, una, tinatanggal ko yung Joby Gorilla pad ko. Halimbawa, nagbablog ka lang. Tinatanggal ko to kasi sa gabal. Tapos ganito. Tol, sino subject mo, tol? Siya kumuha nito. Naka 60 ka? Oo. So, ganito yun. Sige, gagawin ko na. Para sa inyo. Kita nyo, proper placing sa camera. Nakahawak mo sa camera, support sa baba. Support din sa gilid. Focus. Yung galaw. Yung galaw, ganito. Ako, sa akin, ewan ko kung tama to sa inyo. Pero para sa akin, ganito yung ginagawa. Link yan sa description box below. Check it out. Kahit ito na kasi hindi nag-i-English, grabe. Check him out. Okay, mga coach. Yan, di ba? Kung napapansin nyo, medyo weird yung galaw namin. Pero yun talaga yung money-making shot namin, oh. Oh. Mga ganun. Hindi, seryoso. Yun, it's totoo yun. Totoo yun. Yung dali in, dali out. Nakakatawa lang tignan. Pero, ganun talaga. Akin yung kadapat. Oo. Oh, arms tucked in. Hawak sa lens, hawak sa body. Yan. Ito, isa pang clip. Tol, bakit nawa pa sila, isa pa. Tapos dapat nagbe-bend ka ng knees. Oo. Ano ba ikaw sa sige, sige, tol. Sige. Bebend ka ng knees. Ng tuhod. Ayan. Diba? Galing sa waist eh. You know. Yun nga lang, pag masyadong malakas yung tibok ng puso mo, nakakaano din, di ba? Nakaka-bag. Alam mo yun, steady na yung braso mo pero tumitibok yung puso mo. Pipigilan mo yung hininga mo.
nga malalim. Hindi ka hihinga ng mga at least 5 seconds. Madali lang naman, di ba? Hindi ka na mamamatay siya ganun eh. Pro tip, gamit phone, tol. Kaya mo phone sa phone, tol. Testing. Phone. Ano lang, slow-mo sa phone. Para makita rin ng mga phone vlogger na users kung paano ba mag-montage. Gamit mo phone. Sige, testing. Isang, one. Ano lang, revolving. Basic lang to, guys. Sobrang basic lang. Ang phone slow-mo. Phone lang gamit nyo. Slow-mo. Tingnan nyo, gagawin saan. Ano pa? Magro-rotate siya pa side. Ito yung clip. Yan. Para sa mga naka-iPhone, i-utilize yung slow-mo ng iPhone. Sa iPhone naman kasi, kapag gumamit ka ng slow motion na ano sa camera, ay, di ba may slow motion talaga siya na ano? Meron. Kahit nanginginig-nginig ka, okay lang. Kasi sobrang slow motion niya. Oo. Ewan ko, hindi ako sure guys kung edit, kung may tanong kayo about sa editor gamit sa phone, wala pa ako, hindi pa ako familiar. Basta alam ko ito, dadalhin mo sa Premiere Pro. Tapos doon mo na siya i-edit at lalaroin. Except sa taong to na Final Cut ang gamit. No, wala akong alam sa Premiere. Yeah. Mag-intro na pala tayo. Mag-intro? Hindi pa tayo nakapag... Hindi pa pala ako nakapag-intro sa vlog na to. Gawin mo na namin yung intro, tapos balikan ko kayo. You know, gaming chair, oh. Para akong ano, warlord dito, tol, na gamer na hackerman na gamer na... na ano. Strike me down, Luke Skywalker. Teka nga, tekang quick 120 frames montage sa gaming chair. Kasi first time ko nito sa gaming chair. So yun nga, sa tip number 2, pagdating sa pagkuha ng montage, it's all about the hips. Diba? Hips, tsaka sa tuhod. Yung usual kasi na ginagawa ng iba, generalize na natin para sa mga phone vloggers na nagsushoot ng montage. Kung ako sa inyo, i-make use ko yung time-lapse feature ng phone at saka yung slow-mo feature ng phone. Magagamit nyo may iki yung pag gumagalaw kayo, pag ganun. Diba? Kasi yung iba ganun lang eh. Pinapan lang. Pero mas ideal na gumalaw kayo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na gumalaw pag nagsushoot kayo ng montage. Ang tindi, diba? Diba? Si ano, si Roger. Gumaganon si Roger, sumasayaw. Meron naman iba yung nagdadali. Pero siguro saka ako na itatakil yung mga basic angles. Ito muna yung tip number 2. Huwag kayong matakot gumalaw pag nagsushoot kayo ng montage. Phone ko ba yan? Yeah, it's your phone. You know. So, ngayon nandito kami sa may BF sa tahanan, sa park nila. It's so wild. It looks like parang ano, parang Harry Potter nangyayari ngayon dito. So, I guess dito na tayo sa final tip pagdating sa pag-shoot ng B-roll. Tol, ano yung para sa'yo, tol? Kanina, di ba, nag-tip tayo paano kumuha. Ngayon, ano yung pinaka-final tip pagdating sa pagkuha ng montage para sa'yo? Ikaw, anong bibigay mong tip para sa nila? Oo, kasi ano eh, gine-generalize ko lahat. Parang, ang pinaka-tip to sa lahat. Okay. Ano? Brandon McKinnon? Gago, walang ganon. Brandon McKinnon daw. Sino si Brandon McKinnon? Brandon Wolfell na Peter McKinnon. Brandon McKinnon, sino yung tol? O nga pala guys, gamit ko. May kapangyarihan, may powers tayo ni Peter ngayon. So ang pinaka last tip para sa akin, hindi lang sa pagkuha ng montage or pag-edit, kumbaga lahat, pwede mo nga i-apply ito sa buhay mo eh. Ganun katindi yung tip na yun, tol. Anong tip yun, tol? Hindi, kumbaga, ang ginagawa ko kasi, may tropa kasi ako na ano, gusto niya matuto mag-video editing. May mga gamit siya. Pero, alam mo yun, kailangan niya i-maximize. Tapos, tinanong niya ako kung anong ginagawa ko. Ba't ko alam to? Ba't ko alam yan? Hindi ko sinasabing alam ko lahat. Pero, may mga alam ako, syempre, na konti. Tapos, nagtataka siya, bakit alam mo to? Paano gawin to? Ganyan. Ang ginagawa ko, sabi ko sa kanya, araw-araw pre, pag wala akong ginagawa, nanonood ako ng tutorial. Tinetesting ko, ina-apply ko. Lahat ng natututunan nyo. Kumbaga, dapat puhaw kayo sa knowledge. Actually, totoo yun. So, sa final tip, sa paggawa ng montage, pakainin mo yung sarili mo ng napakaraming knowledge para ma-achieve mo yung mga shot na gusto mo. Kasi tulad namin, dito sa vlog squad, kung mapapansin mo halos yung mga kuha namin, tulad yan kay Newt sa akin, nag-rotate yung kuha namin base sa minsan sa mga kuha rin ni Peter McKinnon. Kasi siya yung halos inspiration din namin sa pagkuha ng mga montage.
Tsaka, hindi naman technically kasi kailangan lagi may montage sa vlog. Yung montage kasi isa yun sa mga way na pagpapakita ng kagandahan ng isang bagay. Kumbaga gusto mo i-highlight yung travel mo, gusto mo ipakita na masarap yung kape mo, kung paano mo ginawa yung kape mo, something like that. Or gusto mo ipakita yung moment na in-enjoy mo. Ang montage pwede rin yung gawing sequence. Kung mapupunta ka from point A to point B, baka galing ka sa bahay, papunta sa dito, sa lugar na to. Yun yung silbi ng montage. At wait lang dahil dumidilim na. So medyo mag-adjust tayo ng green. At wait lang. What's up guys? Kasama ka pala namin ngayon si ano? Si Joe. Joe, one of the streamers. Hello. Very, very streamy guy. What's up? Streaming. I don't know if that's right, man. Yes. Lumipat kami ng pwesto kasi may yummy. Dito kasi may lambo. Pwede pa tayo lambo to lang. New words. Streamy guy. Tol, kailangan mo ba si Brandon McKinnon, tol? Tangboy ako yung pre. Ano yun? Streamy guys. Panigay lang eh. You're so streamy guy. Oh my god. Ugali niya na mag-stream. Parang gano'n. Oo, tol. Ugali na. Hindi adik mag-stream, tol. You're so streamy guy. Ayun nga pala, kasama namin si ating girlfriend ni streamy guy. Sino po? Chai. Hi Chai, nice to meet you. Meet streamy guy. Maraming salamat. Bye. Yen, bawi ako sa'yo ha. No problem man. Nut. Bye bye. Bye bye tol. See you soon. May piyok pa ako. Nagbibira tayo. Ha? Pangalawang beses. Pangalawang, ha? Pangalawang beses ka na dito. Pangalawang beses ko na nga, pero hindi ganito katagal. Yeah. Ingat. Bye bye. Ciao, tara na. Bye bye, Chewy. Bye bye. Bye bye, Chewy. So sa kasalukuyan, actually yun yung tips na ibibigay ko pagdating sa pag-vlog. Or paggawa ka ako ng B-roll, ng montage. Hindi pa yun ganun ka-in-depth dahil gusto kong gumawa ng mas in-depth pa na pag-shoot mismo ng B-roll. At saka kung paano yung mismong style ko. Kasi kanina hindi ko napakita yung style ko dun sa... Yun. Nagturo si Nut eh. Tinuruan kayo ni Nut kanina kung paano yung galaw as, you know, as a videographer. Hindi joke yun ha, totoo talaga na ganun yung galaw na minsan mukha kaming tanji sa galaw namin. Pero yun yung mga money-making shots na talagang mumubuhay sa amin. May talaga nagpapaganda sa output. So sana na-inform ko kayo maigit. Sana mag, you know, mag-post kayo ng comment kung may question mo talaga kayo kung ano pa yung gusto nyo malaman sa pag-video sa pag-montage. Kasi nga, I promise you, gagawa ako ng part 2 mas in-depth, semi-technical na way kung paano gumawa ng video sa DSLR. Sa phone, ito try ko siguro. At syempre, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Huwag niyo na kalimutan i-click yung notification bell dito sa baba. Ako nga pala si Marco Mars. And I'll see you guys on the next vlog.